Down ang tuba-tuba, isa palang mainam na pampaswerte at pangtaboy ng mga masamang elemento. Nakakita ka na ba ng punong ito? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay mamangha sa napakarami palang kagamitan ng halamang puno na ito. Saan mo nga ba ito pwedeng gamitin? At paano ito magagamit bilang pampaswerte sa iyong buhay at pantaboy ng mga kamalasan? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Mayroon ka na bang nakitang puno ng tuba-tuba sa inyong lugar? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Ito ang halamang Jatropha curcas. Isang uri ng namumulaklak na halaman sa pamilya nga ng mga Euphorbiaceae na karaniwang tumutubo sa mga tropikal na bansa o mga rehiyon gaya ng Amerika, Mexico, India at maging dito sa atin sa Pilipinas. Madalas nga hindi natin pinapansin ang punong ito o ang halamang ito sapagkat pinaniniwalaang ito ay nakalalason. Ang tuba-tuba ay madalas ginagawang bakod sa mga bukid at palayan o kaya naman ay sa paligid ng ating mga bahay sa probinsya. Pinuputol ang puno at binabaliwala lamang at pawang ang mga batang musmus lamang ang nagtitiyagang ito ay paglaruan at ginagawa nga nilang palobo ang mga dagta ng dahon ng punong ito. Subalit hindi natin batid na napakarami pala ng maaaring kagamitan ng tuba-tubang ito. Ang tuba-tuba ay mainam na lunas sa mga mayroong disenterya, diarrhea, pangtapal sa mga sugat, pantanggal ng pimples, pangalis ng mga kuto sa ulo, pampababa ng high blood pressure, at ang katas nito ay pinaniniwalaan ngang nagtataglay ng mga anti-cancer properties. Ang Jatropha curcas rin, ang mga buto nito ay mainam na pinagmumulan pala ng diesel na tinatawag ngang biodiesel plant. Sa bansang India at Nepal nga, ang buto ng tuba-tuba ay ginagamit nila bilang alternatibo na gamit ng mga planta ng kuryente. Napakadaling magpatubo ng katawan ng halamang ito. Putulin lamang, itusok sa mamasamasang lupa ay agad itong mabubuhay. Subalit totoo nga bang nakalalason ang tuba-tuba? Ang bawat bahagi ng halamang ito ay totoong nakalalason, lalo na nga ang mga bunga at buto nito na mayroong mas mataas na content ng ricin. Kung makakain ka nito, ikaw ay maaaring magsuka, magkaroon ng diarrhea at sumakit ang tiyan. Subalit maliban sa mga gamit nito na ating nabanggit, ito rin ay isang mainam na pampaswerte at mainam na nag-aalis at nagtataboy ng mga bad spirits. Ito rin ay madalas na gamit ng mga paring voodoo sa pagpapalayas ng mga masamang elemento at sumpa lalo na sa mga yumao. Bago ang paglilibing ay naglalagay sila ng ilang piraso ng dahon ng tuba-tuba sa ulo na ng bangkay. Gayun din ay pinaliligo nila ang pinakuluang dahon nito upang alisin daw ang lahat ng mga kamalasan na nasa bangkay bago siya tuluyang ilagay sa himlayan. Subalit kung ikaw naman ang gagamit, ay maaari mo nga itong gamiting panghuling banlaw sa iyong paliligo upang maitaboy ang mga bad energy, kamalasan at mga elemento sa iyong katawan at magdala nga ito sa iyo ng swerte sa araw-araw. Hindi mo ito kailangan gawin parati, kung kinakailangan lamang. Kung sa palagay mo ay nababalot ka na ng labis na kamalasan, bakit hindi mo ito subukan, di ba? Wala rin namang mawawala. At lagi pa rin nating tandaan na ang lahat ng ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang ikaka-asenso ng ating buhay. Magtiwala lamang at manalig sa may kapal. Dahon ng punong ito? Batid mo ba
na ito lamang pala ang kailangan upang makatulong sa iyong pagpapapayat. Gaano nga ba ito ka-epektibo? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin ang isang uri ng punong kahoy na pinaniniwalaang maging noong unang panahon ay aprobado at epektibo ng gamit sa pagpapagaling ng maraming karamdaman at sakit sa katawan. At nakamamanghang, napakahusay rin pala nito sa iyong pagpapapayat. Hindi ba't kakaiba ang punong ito? Nakakita ka na ba ng punong kahoy na ito na kung tawagin nga ay banaba? Isang klase ng munting puno sa pamilya ng Lagerstroemia o crepe myrtle na karaniwang tumutubo sa mga tropikal na lugar gaya sa India, Malaysia at maging dito sa atin sa Pilipinas. Ang halos lahat na bahagi nga ng punong ito mula sa ugat, sanga, bunga at dahon ay lubhang kapaki-pakinabang. Nais mo bang malaman kung papaano nga ba ito nakapagpapapayat? Halika at isa-isahin natin ang mga gamit at pakinabang ng punong ito, ang puno ng banaba. Number 1. Control Blood Sugar Level. Naging popular ang dahon ng banaba dahil sa kakaiba nitong kakayahan na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Sapagkat ito ay nagtataglay ng carosolic acid, ilagitanins at galotanins na siyang nagnu-neutralize sa ating dugo. Number 2. Isa itong mabisang antioxidants. Ang dahon ng banaba ay nagtataglay ng antioxidants na pumupuksa nga sa mga free radicals at mga sakit na maaaring dumapo sa ating katawan at nagpapalakas ng ating immune system. Number 3. Makakaiwas ka sa mga sakit sa puso. Ang taba sa ating mga dugo o cholesterol ang siyang sanhi kung bakit nagkakaroon tayo ng mga sakit sa puso na maaari mo pangang ikamatay. Subalit sa tulong ng banaba ay maaari mong mapababa ang mga kolesterol sa iyong dugo at sa huli ay makakaiwas ka nga sa mga posibleng sakit na may kaugnayan sa puso. Number 4. Ayon rin sa ilang pag-aaral ay nakakatulong ito upang mapanatiling masigla ang ating mga kidney o ang ating bato. Number 5. Ang dahon rin ng banaba o ng puno ng banaba ay makakatulong sa iyo upang makaiwas ka sa pagkakaroon ng sipon. Number 6. Nakapagpapapayat. Opo, hindi nyo na kinakailangan pang magpalaipo o kaya naman ay uminom ng sandamakmak na kapsula para lamang kayo ay pumayat na maaaring mayroon pangang napakaraming side effects. Sapagkat sa tulong ng dahon ng banaba o ng puno ng banaba ay maaari ka nang pumayat. Ang dahong ito ay mayroong mga anti-obesity effect na dulot ng polyphenols na pumipigil sa mga fat cells upang mamuo at maging ganap na taba. Subalit syempre, mas mainam pa rin na sabayan natin ito ng proper diet at ehersisyo. Paano nga ba gamitin ang dahon ng banaba? Maaari mo itong pakuluan at samahan pa nga ng ilan bang mga herbal na halaman tulad ng ugat ng kugon at inumin ang pinagpakuluan ito na gaya ng isang tsaa. Ang iba naman ay pinoproseso nila ang mga dahon nito at ginagawa ngang kapsula. Subalit isang paalala na bago mo inumin ang pinakuluang mga dahon ng banaba ay siguraduhin mo muna na wala kang iniinom na iba pang mga matatapang na medisina o matatapang na gamot. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Pa
para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.